Okay, guys. Ano? So, good day. Kamusta? 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 Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload sa ating vlog. Ano? So, mapapansin nyo, ako po ay nandito sa ating trabaho ngayong araw. Ano? So, bago mag-duty, ay naisip-isip ko. Total, medyo maaga-aga naman po akong pumasok sa aking trabaho. Ay, bago mag-duty, ay naisip ko na lang ipakita ano bang mga rig ang ginagamit ni Papa Rodsky sa kanyang pag-vlog. Ano? So, paano ba siya nagbablog? Ano ba yung mga equipment na ginagamit niya? Mamahalin ba? Simple lang ba? Mura ba? Affordable ba? O di naman kaya madali bang makita? Ito na guys, ipapakita natin. Siyempre, kasama natin si helmet natin. Ako, ito po ang aking ultimate na helmet guys. Ano, ito po ang aking ginagamit pang araw-araw. Ginagamit kapag nagra-rides. Pero siyempre, pangarap din po natin yung magkaroon ng ano, magkaroon po ng helmet na maliban sa ating everyday use ay nagagamit din po natin pang rides lang, kumbaga, di ba? Pansin nyo, punong-puno po ito ng visor stickers. Medyo patok po ito ngayon, no? Patok ngayong magkaroon ng helmet stickers, guys. Pero syempre, huwag mong ilalagay sa ano, matatakpan yung site mo. Yung tipong kapag nanginagay mo, dagdag pogi. At the same time, ay nakikita mo pa rin ng daan. So guys, ito pala no, ang ginagamit kong helmet ko ay Zebra Helmet. Zebra Helmet, ano? Ay, hindi ko pa alam yung pangalan nito, hindi ko pa alam model nito eh. Pero nabili ko lang to sa aking tropa noong araw. Actually, magto 2 years ko na itong ginagamit. At luckily, functional pa naman, saka nagagamit pa naman. So, kumbaga, dinagdag ko lang naman dito from its stock na itsura. Ay itong helmet sungay na tatawagin, ano, helmet sungay, pampataril lang tignan o na match lang siya sa ating attitude, ano. Saka guys, hindi, huwag tayong maniwala doon sa sinasabi nila na kapag rider ka, kailangan magating helmet mo. Hindi po helmet ang nagde-define ng isang rider. Yung discipline po. Ng rider ang nagde-define ng rider, yun. Kasi kahit na maganda naman helmet mo, kung lagi ka naman sumisemplang, kung lagi ka naman nasisita, kung lagi ka naman nahuhuli, kung lagi ka namang lumalaga pa. Gayon. Kaya, siyempre guys, affordable, nabili ko lang to before around nasa 2-1 lang kuha ko nito noon. Pero, andito pa naman, it's still keeping my head safe. Yan. Atuhod, balik at nagiging safe pa naman yung ulo ko, kaya shout out kay Zebra Philippines. Yan. Oo naman, shout sa inyong lahat. Pero ito, shout na rin natin lahat ng ating mga tropa na nandito po sa ating helmet. Syempre, ito po ang ating sticker. Yan, Papa Rodsky sticker. Again guys, kapag nakita nyo ako sa daan, yan, pwedeng-pwede po nating bigyan lahat ng mga sasalubong sa atin sa daan ng Papa Rodsky sticker. At syempre, shoutin natin ang Jegs Motor Shop, ang ating mga sponsor. Yan, Jegs Motor Shop. Saka, yan, Team Binaliwala. Yan, ang aking riding group na kung saan nagcha-charity event po tayo. Simultaneous po yun, no? Tuloy-tuloy ang ating charity events, guys, na ginagawa. Saka, syempre, ang alamat. Yan, si Nirukas Art. Yan, siya po ang gumagawa ng lahat ng ating mga print material. Siguro, kapag ka na-upload natin tong vlog natin na to, ay sana hindi pa tapos yung promo ni Nirukas Art, no? Dahil may 15% na discount sa lahat po ng mga subscribers natin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Then at syempre, si Asyong TV. Yan, si Taraki Asyong TV. Yan, para sa mga mahilig mag-ML. Syempre, saka shoutout na rin sa lahat ng iba kong sponsors. Baklia Shawarma, syempre, shoutout sa inyo. Sa lahat po din po ng motovloggers, shoutout sa inyo lahat. Sa Baguio, Benguet, buong Pilipinas, shoutout po sa inyo lahat. At syempre, eto na, paano ba nakakapag-vlog si Papa Rodsky? Wala namang laman. Wala namang laman tong helmet natin. Paano ba nakapag-vlog si Papa Rods? Maniwala kayo hindi. For example, ito po yung ating phone. For example, kung paano ako nag-start, kaya makikita nyo sa una-una ng ating mga vlog, sa mga previous videos natin, lalong-lalo na yung mga earlier uploads po natin, makikita natin doon guys, no, na parang wala tayong motor, wala tayong anong, actually, medyo risky, pero kailangan mo pa rin mag-proceed with care, no? Kumbaga, diskarte lang, kasi kung gusto mo, may paraan, kahit na kulang ka sa gamit, kulang ka sa kung ano, no? Pag gusto mo, may paraan, gagawa natin ang paraan yan.
So ang ginagawa ko noon habang nagmumotor tayong ganyan, tingnan mo kung okay yung daan. Ayan, para makapag-montage ka lang doon. Walang salita, walang salita, kahit ano. Nakaganyan yung motor, hawak mo yung motor, gaganyan yung ginagay mo yung video mo. Pero diskarte na lang guys, ano, diskarte. Pero hindi po natin tinire-recommend kung ayaw po ninyong ma-aksidente, ano. Hindi naman ako na-aksidente so far, so kaya hindi ko na rin inulit. Ayaw ko na rin ulitin talaga. Saka isa pa, ito na, ano ba talaga ang pinaka-rig na ginagamit ko? Ito, nabili ko to noon sa Shopee, medyo mahal pa siya. Ruig Pro, parang ba nila tibigkasin? Nagustuhan ko dito guys, ano, kasi napaka-flexible niya po, napaka-flexible. It means, pag flexible, hindi lamang siya nabibend, patalikod, paharap, dahil may rubber. Hindi po ganun. Kundi sa kahit anong helmet mo siya ilagay, pwede siya. Sa kahit anong helmet, basta meron yung mukha ha. Kasi baka may itali mo naman dito sa taas, so paano na yun. Pero diskarte, baka pwede rin, no? Hindi ko pa na-try. Kasi so far, been using this full face helmet sa matagal-tagal ng panahon, ano. Kaya baka malay natin pwede. So, Ruig Pro, bili ko to noon, I guess, nasa kulang-kulang 300 plus including the shipping fee. Noon, nung bagong labas pa yung mga gantong mounts. Pero ngayon, marami na kung mag-search po kayo. Marami-rami na, meron ng 100 plus, meron pang less than 100. Pero, syempre, alam po natin kapag ginagaya-gaya ng design, hindi po natin masasabi. Eh, medyo lumalambot, medyo hindi na po reliable yung mga materials. So, ito guys, no? Ito, ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko ba ito minamount, no? Syempre, una girls, no? Aalisin natin itong breath deflector. Ba tawag nila dito kung ano? Alisin muna natin yan. Saka syempre, yung ano natin, kung ano tawag dito, kalimutan ko na tawag dito. Parang chin guard ata tawag nila dyan. Chin guard, no? Chin guard. Yun. Saka, kung mapapansin mo, ito nga is meron siyang mga straps. Yan. So, papaikot mo lang siya. Itong rubber, ito yung kakapit sa mismong helmet. Yan. Ito yung mismong kakapit sa mismong helmet, no, guys. Para madikit talaga siya. So, ito, guys, no, parang kung paano na rin tayo mag-start mag-motovlog or mag-start mag-vlog kahit ano-ano. Pwede rin to kahit nagbabike ka o kung ano-ano. Pwede yan. Basta full face yung helmet, guys, no. O, yan. So, ang magiging forma po niyan, ganyan. Yan. Ganyan yung forma niya. Yung ibang motovloggers, nakikita ko medyo pabaliktad, ano, pero siguro pwede rin yun. Nasa diskarte na lang po ng rider yun or ng vlogger kung paano. Tapos, ngayon yung dalawa, yung magkabila, iikutin mo lang siya guys, no? Tapos ito, dalawa naman kasing strap niya sa ibaba. Yan, sana nakikita nyo. Dalawa naman yung strap niya sa ibaba. So, ang gagawin mo lang ngayon is pagsasamahin mo lang. Yan, pagsasamahin mo lang ito. Pagsasamahin mo lang. Tapos, papasok mo lang. Pasok mo. Ito, assuming na nakaikot at tumugod ng helmet, no? Pasok mong ganyan, tapos saka mo i-clip, iipitin. Ngayon, tanong ng marami, no? Tanong ng marami, o pwede rin, tanong mo din ngayon, no? Makapit ba siya? Reliable ba siya? Guys, tinan nyo naman. Kahit anong pwersa natin, hindi po sila bumibitaw. And hindi tayo pwede. Hindi lang po isa, kundi dalawa. Katagal-tagal kong ginagamit to guys, kasi nauna ko tong gamitin sa mga action cameras ko. Eh sabi ko naman noon, yung action camera ko kasi lalong-lalong yung mga generic, lalong-lalong sa mga walang budget. Sa mga low budget vloggers kagaya ni Papa Rodsky guys, ano? So far okay naman siya kasi kapag ka nababasa syempre, akala natin rumurupok guys, ikaw lang ata marupok. Inyadan mo siya. So far, kapag ka, ano naman, naulanan, paraw mo lang siya okay naman na. Tapos, ang maganda dito, guys, nalilinisan. Ito, kasi pansin mo, luma na to guys, pero parang bago pa rin itsura niya. Kasi, constant po natin siyang nililinisan. Yan. Bulak lang, tapos tubig or alcohol kung marami kang budget. Ano? Madali lang talaga siyang linisan, guys. At, yun nga, hindi din siya madaling masira. Kasi, ang pinakamabigat na nailagay ko dito sa maniwala po kayo sa hindi, ay cellphone. Paano ko ito nilagay sa cellphone? Siyempre, gamit po tayo ng, alam niyo yung mga kadalasang nakukuha po natin sa tripod. Ng mga tripod na libre sa cellphone nung araw, no? Ganyan lang siya, guys. Ganyan, no? Yung ipit mo yung example po ulit natin, yung cellphone na nandito. Yan, guys, no? Example lang, ganyan lang siya, oh. Ganyan. Pag ganyan ang setup, no? Ganyan. Or, balik na rin mo para mas may access ka sa screen. Ganyan. Ito yung nakaharap. Ito yung nakaharap sa'yo.
gamitin, nakaharap sa helmet. Ayan, guys, napakadali lang, no? Para sa mga low-budget vloggers na kagaya ni Papa Rodski. Kasi wala tayong gamit, wala tayong kung ano, eh, okay lang naman kasi at least safe yung gamit. Pero risky po ito, guys, no? Risky. Kasi dumidepende pa rin po ito sa kung gaano kabigat ang cellphone na ginagamit mo. Nakadepende pa rin po yan, guys, ano? Depende pa rin. Kaya do this at your own risk, guys. Walang sisihain. And then, napanood ko kay Papa Rodski kaya yan tuloy. Lumagapak yung cellphone ko. Walang ganun dapat, ha? So, yan. At gagamit tayo ng base na ganito. Yan. Ito yung mapupunta sa mount. At ito po yung mapupunta sa base. Yan. Dito sa may holder mismo. Para sa mga mamahali ng gamit dyan, kagaya ng mga naka-GoPro, naka... kung ano nung camera ginagamit nila, good for you guys kasi most likely may kasama namang mount yung mga yun, no? Kaya di na po kayo mahihirapan. Saka marami na rin namang action cams na mura ngayon. Nga lang, hindi natin masasabi ang quality nila. Yun. So parang ganyan, ganyan po itsura na ito, guys, na pag nag-vlog ako. Kaya pag nakikita ninyo ako sa mga charity events, nakikita po ninyo ako kung saan-saan, huwag po ninyo akong tatawanan, ha? Ganyan. Ganyan po yung itsura niyan, guys, no? Yan, ganyan na ganyan ang itsura niyan kapag tayo ay nag-vlog sa daan. Yun. Saka actually, sa vlogging, ano, diskarte lang naman lahat kasi hindi naman lahat ng magagandang gamit ay sumisikat. Hindi naman lahat ng mga walang gamit ay hindi sumisikat. Saka hindi naman lahat ng vloggers, guys, sumisikat. So, kumbaga, never aim for something. I-aim mo muna kung ano yung tingin mo para sa sarili mo. Hanapin mo muna sarili mo bago mag-vlog. Kung ano ba gusto mo. Kung gusto. So, yan lang ang ginagamit natin, guys, no? Kaya, sana, lalang-lalang sa mga nag-i-start mag-motovlog, guys, ay makatulong po ang video natin na ito. At hopefully, no, makapag-upload din po tayo agad itong darating nga na charity event sa darating na Sunday na naman. Kaya sana, guys, kita-kits po tayo ng lalong-lalo na sa mga motovloggers. Pingin naman ako ng stickers ninyo. At, guys, again, this is Papa Rodski and huwag po ninyong kakalimutang mag-subscribe, mag-hit ng notification bell, at no, kung ano-ano. And diskarte lang, guys, as always, diskarte lang. Iwas!